kilala ang batang nagmula pa sa bayan ng Agusan del Sur bilang isang halimaw talaga pagdating sa ibabaw ng lona. Pag-usapang suntukan, dayo man o kababayan ay talaga namang bigay todo at 100% ito kung lumaban. Ngayon ay isa na si Miel Pajardo sa mga inaabangang mapapalaban sa pandaigdigang titulo, sapagkat kabilang na ngayon si Miel Pajardo sa top 15 ng dalawang major title, panlima sa IBF light flyweight title na hawak ni Adrian Curiel, at panglabinglima sa WBO light flyweight title na kasalukuyang hawak ni Jonathan Gonzalez. Matapos nga magawang baklasin ni Pajardo noong nakaraang taon ng binansagang angas ng Cebu sa loob lamang ng unang round, muling lalaban at lalabas ng ating bansa ang binansagang silent assassin para sa isang mabigat na misyon. Bitbit at itataya ng 24 anyos knockout artist ang kanyang OPBF light flyweight title ngayong darating na Abril 13 sa Osaka, Japan. Ngunit sino nga ba itong nagpapakilala at matapang na boksingerong gustong sumubok sa lakas ng ating kababayan? Kilala sa kanilang bansa na may pambihirang lakas ng kamao at binansagang The Black Wolf. Bedam! How? Isang 23 anyos na Thai fighter na may 93.75 knockout percentage at itinalaga bilang rank number 4 sa WBO light flyweight title. Nagngangalang Tanong Sang Simsiri. May professional record na 32 wins. 30 wins by knockout at may isang talo lamang. Magmula taong 2022 hanggang taong 2023 ay nakapagtala itong Thailander ng 8 impresibong panalo sa pamamagitan ng knockout at tinatapos niya lamang ito sa loob lamang ng unang round hanggang 5 round. Magiging magandang laban ito para sa ating kababayan sapagkat may angking lakas ng kamao din itong kanyang bagong makakatapat. Subalit bago niya makuha ang sunod-sunod na panalong iyon, ay natikman niya muna ang pinakamasakit at unang talo sa kanyang karera sa kamay ng Japanese fighter at former WBC World Light Flyweight Champion na si Masamichi Yabuki. Tinalo at tinapos siya ng crowd favorite na Hapon sa loob lamang ng 7 round. Narito ang naging laban ni Tanong Sak Simsiri na ginanap sa bansang Japan noong taong 2022 kontra Masamichi Yabuki, at ating silipin kung may pag-asa ba itong manalo sa ating kababayan.